Hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, like, share, and subscribe. Then click na rin sa notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Everywagon DA17W. Ito yung mga top of the line sa DA17W mga kol. So check natin mga kol, tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So tara, check na natin. So makita natin dito ngayon mga kol, naka 3-layer headlights po yung ating DA17W. Ito yung ating high beam, low beam. Ito yung ating park light, din yung ating signal light. So wala na po siyang fender light mga kol, kasi yung kanyang headlight meron na siyang design dito sa gilid para visible sa gilid. Tapos dito sa kanyang mga side mirror is meron na siyang ilaw. So dito mga kol, ito yung original na fog lamp sa DA17W. So meron siyang chrome dito sa gilid mga kol. Then ito yung ating hood chrome, original sa DA17W. Meron siyang Suzuki emblem sa gitna. Din dito sa ibaba, meron pa siyang chrome dito. Yung kulay ng ating unit is pearl white. So, unsaluritin po yung gamit natin. So, dito naman mga kol, meron tayong bumper na steel. So, ito yung design na gusto ng ating customer. So, makita naman natin dito sa gilid natin mga kol, meron tayong customized na fender. Ito yung ating customized na fender dito. So, magkahiwalay po yan sila mga kol. Din dito, meron tayong 15 inches brand new tire and brand new magwell. So, makita natin dito, lifted po ito ng 2 inches. So, makita natin dito, medyo malaki po yung kanyang wheel box. Kasi original po sa mga DA17W mga kol, medyo maliit kasi yung kanilang wheel box. So, ang ginawa namin is nilift namin yung unit tapos nilagyan naman na malaking gulong. Yung size ng gulong nito is 195x50R13. So dito naman, yan, auto-fold yung side mirror natin. Meron siyang ilaw dito. Then dito, meron siyang body kit. Ayan, meron din siyang auto-step. Double power slide po yung ating unit mga kol. So power slide din yung ating right side. Then dito, meron tayong auto-step. Ito yung ating auto-step. Pwede natin yan apakan. So meron din tayong detachable carrier sa itaas. Yan po yung detachable carrier natin. High roof po yung ating unit mga kol. Kompleto po siya sa rain visor. Din dito sa gitna is kinulayan natin ng kulay black para pagtitingnan natin sa malayuan, parang buong salamin po siya. Dito naman tayo, yan, magwheels, kinulayan natin yung brake drum natin. Yung harap is disc brake, yung dito sa is drum brake. Ayan, so dito rin lifted din to ng 2 inches. Din dito sa likuran mga kol, original spoiler sa mga DA17W, kompleto. Meron din tayong nilagay na ladder. Yung ladder natin is from Jimny na mga unit. So, napakaganda po yung ladder natin. Sa mga DA17W mga kol, ito na po yung kanyang T-light. So, yung T-light niya is dito na po sa ibaba sa bumper. Ito yung ating reverse light, signal light, then yung ating brake light at saka yung ating park light. Meron din tayong step board dito. Yan po yung step board natin. Meron tayong plate holder para hindi mabend po yung plaka natin. Yan. So, kompleto po yan. Meron siyang Suzuki emblem, wiper, din meron siyang third light dito sa likuran. So, napakalaki po ng mga DA17 mga kol. Yan. Meron din tayong upuan na pinalagay based sa request ng ating customer. Din dito sa yung ano natin is naka ano na po yan mga kol, naka VIP concept. Ito yung upuan sa likuran ng ating DA17W. Ayan o, nakatayo po tayo. Naka VIP, meron siyang upuan. So, yan. So, lahat ng DA17W, plastic na po yung gilid natin. So, makita natin dito sa gilid, meron tayong mga extra lagayan. Yan, sa dalawa. Then, dito sa kabila,
is meron din charging port, then meron siyang lagayan dito. So meron siyang mga ilaw, mga call. Pakita natin kung paano iilaw yung unit natin. To, titingnan natin dyan yung mga switches natin. Yan po yung mga pailaw natin, yan o, nasa gilid. So check naman natin dito sa ating front or dito sa second row natin kung ano yung mga makikita natin dito. Yan. So meron din tayong pailaw dyan based sa request ng ating customer. Din dito lahat ng D17W is plastic na yan. Din dito yung ating jack at saka tie wrench. Ayan. So dito naman ito yung upuan ng ating D17W. Left and right, mga call, meron siyang cup holder. Yan po yung cup holder na sa door pads niya. Ito yung upuan, napaka lawak po ng D17W, mga call. Ayan. VIP po yung datingan. Yan po yung upuan. So kasya po yung apat or tatlong tao, depende sa laki. Pero kung dalawa lang, sobrang lawak po, mga call. Pwede din yan ma-move forward. Then pwede din natin yan ma-atras. Kung ma-move forward natin para mas malaki yung ano sa likuran, pwede din natin yan i-recline kung gusto natin para mas komportable po tayo. Ayan. So marami siyang hawakan dito, left and right. Din dito meron tayong extra fan na nilagay based sa request ng ating customer. Sa seat cover naman natin, meron tayong mga lagayan dito. Yan po yung mga lagayan natin. So check naman natin dito sa harap. Yan po. So dito all power na po siya, mga call. Yan, auto fold sa side mirror. Functional yan. Then retract sa side mirror. Power window switch main. Ito yon. Then dito sa door pads, kompleto. Yan. Left and right din yan. Meron siyang cup holder. Din dito sa dashboard, meron din siyang cup holder dito. So ito yung ating interior. Pakita natin yung interior natin. Ayan. So yan po yung panel gauge ng D17W, mga call. Makita natin yan. Yan, ang ganda ng kanyang ilaw. So ito, pag naka green mode, mga call, pag tumatakbo tayo, ibig sabihin is naka eco mode yan. Pag naka blue lights, ibig sabihin na hindi siya naka eco mode or yung kanyang hindi siya naka fuel economy, yung lalo na nakabirit po tayo. So dito makita natin yung ating speedometer, RPM, din dito yung ating gas indicator. So dito yung ating odometer reading. Ayan. So yan po yung kagandahan sa ating unit. Ayan. So naka 9 inches under touchscreen steering with reverse camera. Din dito naka push start na po yan, mga call. Yan po yung ating ano unit. So apakan natin yung brake, start natin. Ayan, maandar siya. So kita natin dito is nag-blink yung ating auto step. Ibig sabihin is nakalabas po yung ating auto step. Yan, aircon switch. Lagyan natin yan sa park. Ayan. So yan po yung ating ilaw dito. So aircon, auto. Then ito yung ating shift lever. Meron siyang overdrive switch dito. Makita natin yung park, reverse, neutral, drive 2NL. Ayan. So yan po yung pailaw natin dito sa ating interior. Ayan. So yung dashboard natin is back to original po yung ating kulay. So hindi na natin titingnan yung makina kasi madilim na dito sa aming area. Ayan, makita natin yung dashcam natin. Kompleto yan. Ayan. Kompleto yan, mga call. Check natin. Ayan. So yan po yung unit natin ngayon. So customized, naka headlight, naka fog lamp. Yun. So yan po yung DA17W na mga unit. So pakita din natin na naka-hazard para makita natin kung ano yung mga ilaw ng ating unit. So yan po. So meron siyang signal light. So original po yan sa mga DA17W, mga call. So signal light. So visible din dito sa gilid kasi meron siyang pa-curve dito. Ayan. So dito rin titingnan natin yung ilaw natin dito sa likuran. Ayan, yung ating hazard. Ayan po yung ating park light. Park light siya. Ayan. Ayan, nakailaw siya lahat. Pinailaw natin para kita natin. So, yan po yung likuran ng ating D17W. Sa mga high roof, mga call, hindi po siya buong salamin. So, yung mga buong salamin dito is mga low roof lang po yan na mga D17W. Pero sa mga high roof na D17W
is ganito po yung back door niya. Katulad na po siya ng DA-17B. Hindi katulad ng mga DA-64 na mga model is ma-high-rop man at saka ma-low-rop is buo po yung kanyang back glass. So, yung inabot nito mga call, sumabot po siya ng 550,000 all-in na po yan. Pero yung basic setup dito sa amin is nasa 450. Depende yan sa mga accessories na gusto ng ating customer. Pero ito, marami siya pinadagdag kaya umabot siya ng 550,000. So, depende na yan sa inyo kung ano yung piliin nyo. So, ito yung napili na setup ng ating customer. Elite niya, 4x2, naka-turbo engine po ito. RO6E, naka-VVT. So, ito yung pinakatipid sa gas consumption sa lahat ng every wagon. So, gas ratio nito is 1 liter is to 16 kilometer. So, yan lang muna yung aming vlog for today, mga call. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then, click na rin yung ating notification bell para lang updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya nito. Ingat po, mga call, and bye-bye. God bless po sa ating lahat.